Magandang araw mga bata! Kumusta kayong lahat? Isa, dalawa, tatlo. Tayo na't maging math galing at math talino. Mga tanong bigyang kasagutan, mga problema'y ating solusyonan. Halina't maglakbay sa mundo ng mathematics. Sa ika-apat na linggo ng ikalawang markahan. Ang ating paksang araling tatalakayin sa linggong ito ay tungkol sa pagbabawas ng bilang at pag-aalis o pagtatanggal o paghahambing sa sangkap ng pangkat o sets. Layunin ng araling ito na mauunawaan at makikita mo ang dalawang paraan ng pagbabawas o subtraction na maaari mong gamitin upang makapagbawas ng bilang o dami. May dalawang paraan upang mabilis mong malaman ang sagot sa pagbabawas. Ito ay ang pag-aalis o pagtatanggal at paghahambing ng bilang o dami. Difference ang tawag sa pagkakaiba ng dalawang bilang o dami. Suriin mo ang halimbawa sa ibaba. Ito ay nagpapakita ng pagbabawas o subtraction gamit ang dalawang paraan. Ang unang paraan ay ang pagbabawas sa pamamagitan ng pag-aalis o pagtatanggal. Ipinapakita sa larawan na may siyam na kabuuang bilang ng lapis. May apat na lapis na may ekis. Ang bahaging ito ang aalisin o tatanggalin. Ang pamilang na pangungusap ay 9 minus 4 equals 5. Ang bahaging walang ekis ang natira. Ang sagot ay 5. Limang lapis ang matitira kapag ang siyam na lapis ay binawasan ng apat na lapis. Ang ikalawang paraan naman ay ang pagbabawas sa pamamagitan ng paghahambing. Halimbawa, si JP ay may-ari ng 7 taxi. Si Ethan naman ay may-ari ng 5 taxi. Gaano karami ang taxi ni JP kumpara kay Ethan? Ang unang pangkat ng larawan ay nagpapakita ng bilang ng taxi ni JP. Ang ikalawang pangkat naman ay ang taxi ni Ethan. Paghahambingin natin ang bilang ng taxi sa pamamagitan ng pag-ekis sa bawat pares hanggang ito ay maubos. Bilangin natin mga bata. Isa, isa, dalawa, dalawa, tatlo, tatlo, apat, apat, lima, lima. Sa pamilang na pangungusap na 7 minus 5, ang sagot ay dalawa. Si JP ay lamang ng dalawang taxi kay Ethan. Batay sa mga halimbawang ibinigay tungkol sa pagbabawas, maaari mong gamitin ang dalawang pamamaraan upang malaman mo ang sagot sa pagbabawas ng bilang. Ang halimbawa sa kanan ay nagpapakita ng pagbabawas gamit ang pag-aalis o pagtatanggal sa pamamagitan ng bilang nang natira sa pag-aalis o pagtatanggal, matutukoy mo ang difference. Ang pamilang na pangungusap
ay 15 minus 6 equals blank. Ang 15 ay ang kabuuang bilang ng atis. Ang 6 na may x ay ang aalisin o tatanggalin. Ang bahaging walang x ay ang natira. 9 ang bilang ng natirang atis. Ang sagot sa 15 minus 6 ay 9. Ang halimbawa naman sa kaliwa ay nagpapakita ng pagbabawas gamit ang paghahambing. Ang paghahambing ay makatutulong sa iyo upang malaman mo ang pagkakaiba o difference ng bilang at dami ng dalawang pangkat ng mga bagay. Ang unang pangkat ay nagpapakita ng kabuuang bilang ng atis na 15. Sa ikalawa naman ay bilang na aalisin o tatanggalin. Paghambingin ang bilang ng dalawang pangkat. Bilangin natin mga bata. Handa na ba kayo? Isa. Isa. Dalawa. Dalawa. Tatlo. Tatlo. Apat. Apat. Lima. Lima. Anim. Anim. Alamin naman natin kung ilang atis ang natira o walang ekis. Bilangin natin mga bata. Isa. Dalawa. Tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Ang sagot sa pamilang na pangungusap na 15 minus 6 equals 9. Sa pamilang na pangungusap na 15 minus 6 equals 9, ang 15 ay tinatawag na minuend, at ang 6 naman ay tinatawag na subtrahend. Ang 9 naman ang tinatawag na difference o pagkakaiba ng dalawang bilang. Ito rin ang tawag sa sagot sa pagbabawas ng dalawang bilang. Gawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Ipakita mo ang pagbabawas sa pamamagitan ng pag-aalis o pagtatanggal gamit ang ekis. Bilangin ang natira upang makuha ang tamang sagot. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Una, 14 minus 8 equals blank. Ang kabuuang bilang ng mangga ay 14. Tatanggalin o aalisin natin ang 8 mangga sa pamamagitan ng pag-ekis. Sabay-sabay nating bilangin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Ilang mangga ang natira o walang ekis? Bilangin natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Tama! 6 na mangga. Ang sagot sa pamilang na pangungusap na 14 minus 8 ay 6. Ikalawa, 18 minus 9. Ikatlo, 10 minus 7. Ikaapat, 12 minus 6.
Gawin ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Gamit ang iba't ibang larawan na nasa kanan, iguhit sa kahon ang mga sumusunod na pamilang na pangungusap sa pagbabawas. Gawin ito sa iyong kwaderno. Halimbawa, 3 minus 1 equals 2. Ang unang bilang ay ang kabuuang bilang ng mga bagay. Gumuhit ng tatlong Christmas balls. Isa, dalawa, tatlo. Ang ikalawang bilang ay ang aalisin o tatanggalin. Ekisan ang isa. Ilan ang natirang Christmas balls? Isa, dalawa. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Paghambingin ang bawat pera at kunin mo ang difference nito. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Gawin ang gawain sa pagkatuto bilang apat. Suriing mabuti ang mga larawan sa bawat pangkat. Isulat ang pamilang na pangungusap ayon sa inilalarawan nito. Gawin ito sa iyong kwaderno. Gawin muna natin ang unang bilang para sa inyo. Ilan ang kabuuang bilang ng taxi sa una at ikalawang pangkat? Bilangin natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labing isa, labing dalawa. Ang kabuuang bilang ng taxi ay 12. Bilangin naman natin ang taxi na may X. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ang apat na taxi ay ang inalis o tinanggal. Ilan kaya ang taxi na natira o walang X? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Walong taxi ang natira. Ang wastong pamilang na pangungusap sa larawan ay 12 minus 4 equals 8. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Isulat ang angkop na simbolong plus o minus sa patlang upang mabuo ang pamilang na pangungusap.
Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Una, 15 blank 8 equals 7. Ikalawa, 13 blank 5 equals 8. Ikatlo, 7 blank 3 equals 10. Ikaapat, 19 blank 8 equals 11. Ikalima, 14 blank 3 equals 11. Ikaanim, 10 blank 2 equals 12. Gawain sa pagkatuto bilang anim. Basahin ang talata at sagutan ang mga tanong sa ibaba. Gawin ito sa iyong kwaderno. Napadaan sina Leo at ang kanyang ina sa tindahan ng laruan. Nakita niya ang laruan at halaga nito na nais niyang bilhin. Mayroon siyang naipon na 100 piso. Mabibili kaya ni Leo ang laruan? Makikita sa larawan ang halaga ng laruan na 120 piso. Sagutin ang mga katanungan. Una, magkano ang laruang gusto ni Leo? Ikalawa, magkano ang naipon niyang pera? Ikatlo, sapat ba ang pera niya upang mabili ang laruan? Bakit? Ikaapat, magkano ang perang kailangan niya upang mabili ang laruan? Ikalima, kung ikaw si Leo at kulang pa ang iyong naipong pera, ano ang iyong gagawin? Bakit? Umaasa akong naunawaan ninyo ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikilahok sa ating mga gawain. Hanggang sa muli mga bata, paalam!